Yan guys, ang situation pag umuulan. Puno yan. Kasi yung iba dyan na ipasok ko na naiayos ko na. Eh, may box pa dyan kasi may delivery ako ng plants kahapon. Ang dami ko ng ganyang box. At tapos ito, usually talaga yung mga fern ang mahirap. Although hindi kasi siya mahirap. Ayoko lang kasi silang magstay sa loob ng ilang days talaga nang hindi na ilalabas. Etong spider plants, ngayon ko lang yan na ilabas kasi umulan. Simula nang binili ko, parang 1 week mahigit, ngayon ko lang nilabas. So, eto yung Ficus pumila din. Eto, Devil's Backbone, nilabas ko muna. Eto yung aking favorite na Ripsalis. May parating ako mamaya, dalawa pa na ganito. Pero hindi ganito kakapal. So, ayan. Good morning. So, eto, may bago akong dating dito na ganito. Ayan. So, ayan sila. Pati si Maiden, hair andon sa dulo. Bromeliads, nilabas ko din. Kaya ang situation ng vertical garden ay ganyan. Kalbo. Ito yung mga hindi talaga super aarte. Lahat naman kahit yun nandun sa labas, hindi maarte. Nilabas ko lang talaga kasi parang ngayon lang ulit umulan dito sa amin. So, ayan. So, actually, maayos ko na sila ng mas mabilis kasi may picture ako ng itsura na. So, lagay na lang din ako ng lagay. So, kung sasabihin ng iba, nakakapagod naman, ganyan. Actually, medyo, pero okay lang kasi parang exercise ko na rin. Tsaka parang bonding ko sa kanila, nache-check ko sila isa-isa paghahawakan ko kung may sira ba, ganyan. So, sa mga nagtatanong bakit parang ang healthy ng plants, siguro talagang hands-on ako sa mga plants ko. Ako lang ang nakakahawak sa kanila. Wala may ibang may interest humawak sa kanila dito. So, eto rin yung shelf natin. Ayan. Good morning, shelf. Ayan. Eto yung dito ko nilagay yung ano ko. Bago kong variegated na ferns. Ayan, naulanan din siya. Tapos, etong si Glorious. Ay, may bago ng baby. Thank you, Miracle Grow. Tapos, eto si Million Hearts. So, ang dami ng bago. Tapos, eto si Alokasya ko. Grabe, ang dami ng babies. Pero may mga gumaganyan-ganyan na pa isa-isa. Pero okay lang, normal lang daw yan. Ano pa ba? Ito yung string of pearls ko, tears. Ayan o. Ang dami niya ng bago sa baba. Ito naging healthy na rin. So, ayan. Ang situation. Good morning. Hello guys! Kamusta ulit? So, bumabawi ako ngayon sa mga nakaraan. Kasi di ba mga last month, halos everyday meron akong vlog. So, this past few weeks, or mga 2 weeks lang naman, parang lalo na especially this week, twice a week lang akong merong vlog. Kasi super busy ko talaga, pasensya na super busy ko talaga sa mga accessories, sa accessories business ko. And may isa pa kasi kaming business din na hindi ko na din sasabihin. So, kaya babawi ako ngayon. Kahapon meron tayo Friday, tapos ngayon Saturday, bukas meron ulit Sunday. So, 'di ba? Bawi-bawi din pag may time. Actually, wala pa rin ako masyadong time, pero meron kasi ako mga bagong plant baskets from Craftheria PH. Ito yung kanilang Instagram account, Craftheria. Kasi craft, 'di ba? Mga craftsmanship. Lagi ako nabubulol dyan. So, eto. Papakita ko na agad. Wala nang patumpik-tumpik pa. Kahapon pa ito dumating kasabay ng mga plants ko from Saki Love by Naruti. Pero, sobrang haba kasi na-vlog ko na yung kahapon sa dami ng bagong plants ko. So, alam ko na-share ko na ito sa Facebook page ko eh. Pero, wala pa kasi ako na ng actual. So, parang sinare ko lang yung photo nila. Pero ngayon, meron na ako. So, iba-ibang klase to. This one ay, ilalagay ko na lang yung prices sa link below. Ha? Kasi hindi ko na masyado matandaan prices of each. Pero super mura lang. Parang natatandaan ko nga itong shinere ko. Parang 3,400 yata to, if I'm not mistaken. Basta ganun lang siya kamura. Hanging basket siya. Ayan, meron pa siyang pang, ayun o, meron siyang bilog dito. Ayan, as you can see. Ay,
As you can see, ayan ito. Ayan, meron siya dito. So, pwede to yung itong pinaka-ihahang nyo sa pinaka-top. Tapos, kung may isa pang ganito, yudugtong nyo, dugtong-dugtong lang. So, wala yata ako ditong hanging plant na pwede. Wait lang, kukuha ko ah. Ito, yung bagong dating ko na Pothos Marble. Marble Queen, Pothos, whatever. So, ayan. O, diba? Kung simple lang yung pot nyo at gusto nyo silang ihang. O, diba? Ayan. So, yung mga prices po, ah, ilalagay ko na lang sa description below. Medyo palang mababa energy ko ngayon kasi parang nanibago rin ako. Kasi dati, sanay talaga ako sa parang pupukan talaga na paggawa ng accessories. Kaya nga nagkasakit ako, diba? Sa atyan. Kasi nga, minsan 6 a.m. na ako natutulog, ganyan. Sobrang. Ako lang po kasi nag-design. Ako din yung gumagawa. Ako na lahat. So, bida-bida ako eh. So, parang yung dati talaga kasi wala akong ibang nagagawa aside sa accessories ko. Hanggang parang almost 12 years of my life, yung business ko na yun. Puro yun yung minsan 2 weeks straight, hindi ako lumalabas ng bahay, yun lang yung ginagawa ko. So, kaya parang, medyo parang pasalamat na rin ako sa ECQ. Siguro, ito nga, diba, sabi na yung parang lesson na sa atin itong nangyari na to na pandemic is to slow down, i-appreciate ko na yung meron tayo. So, isa na rin yun yung nagkaroon ako ng me time. Nagkaroon ako ng time sa sarili ko, sa mas time sa family ko. Kasi kahit pagkakasama kami dito everyday, it feels like we don't have the quality time, diba? Parang magkakasama nga kayo maghapon, pero hindi quality time yung na-spend nyo. Kasi nga, busy rin ako. Nandito lang ako, nakaupo lang lagi ako sa working table ko, gumagawa ng accessories. So, balik nga sa present. Dahil sa parang ilang buwan na ako na hindi ganun ka-busy, may mga order pa rin ako syempre, pero hindi tulad before na ganun ka busy. Parang hindi bago na yung katawan ko. Or siguro, since wala kaming stay, kahit stay out na helper, parang hindi kasi ako sanay yung maglinis ng bahay, mag-general cleaning, like once a week. Pero yung linis na parang almost everyday, although hindi ako naglalaba, bihira ako maghugas ng pinggan, luto, linis ng bahay, ganyan yung sagot ko. Pero, sakit ng katawan ko. Grabe. Parang feeling ko tuloy magkakasakit ako. Feeling lang ha. Pero, mabalik tayo. So, eto nga. Yan, ang ganda, diba? So, kung meron kayong mga ganitong trailing plants na, ano, pero, sakto, mga small or medium size na pot yung kasya sa loob. So, this is the first hanging basket. Kung ako nagkakamali, 3, 4, 6, 7, pero, i-correct ko, ilalagay ko sa description, tsaka sa Facebook page ko yung prices. And, oo nga pala, paalala ko lang, please don't forget to subscribe to my channel, Roma So, and follow me sa Instagram, Roma_So, and like my Facebook page, it's Roma So, R-O-M-A-S-O. Napaka, 6 letters lang po yun, sana hindi kayo magkamali. So, eto ang next natin. Sakto kasi, lumabas yung husband ko, sinama si Rafa. Hindi naman bumaba ng sasakyan pag ganun, nilalabas-labas lang. Para naman, malibang-libang din yung bata. Nakakaaway mga bata ngayon, no? Buti sana, kung tulad si Rafa na maraming pinsan, maraming nakakalaro. Diba, parang, wala eh. Parang mulling lang sana yung dati namin na libangan. Hindi pa siya pwede sumama. So, sinasabi sa amin, hindi naman bababaan yung sasakyan. And another one like that, ito yung sinasabi ko sa inyo na pwede nyong gawin. Then, i-shoot nyo dito sa ilalim yung next. Yan, diba? So, kung parang kunwari, hanggang ceiling nyo to isasabit, nakaganon siya. Kanya-kanya trailing. O, marble photos dito sa taas, golden photos dito, tas photos enjoy. O, diba? Ganon, para mag-enjoy kayo talaga. So, ang cute nito. Actually, feeling ko, yung mga ganito before ha, before, yung mga ganitong ano, mga handmade na ganito. Feeling ko hindi bagay sa bahay. Kasi parang, syempre, our theme ng bahay namin is modern, more on brass, mga metal, ganyan. Pero naisip ko to add warmth yung sa bahay. Parang bagay din yung may mga ganito. Parang mas homey. Parang ganun. Then next, ay, ito ko siyang gusto ko to. Ang cute-cute. Gigil na gigil si Rafa dito, kagabi pa. Gusto niya i-open. Sabi ko, baby, bukas na lang. Bukas sa yung sa'yo na yun.
Ang cute-cute talaga nito. Ito talaga yung nakita ko na. Ayan. Tsaka yung color. Gantong color yung mas prefer ko. Kasi mas neutral. Mas bagay sa bahay. Kasi bahay nga namin gray. Parang medyo beige. Gold, white. Ganyan. So, kami konting royal blue. So, pasok na pasok to dito. Eto, kumuha na ako ng peace lily na pwedeng isample. Kasi kung usually, di ba, pagka yung mga plants, ganito lang yung mga pot. Pwede nyong isama. Wait, baba natin yung camera para mas makita nyo. Kasha ba? Ay, hindi kasha. So, dapat pala smaller pot. Pero, ganun yung idea. Wait, hanap tayo ng smaller pot. Hindi to pwede kasi mataba ito. Wait lang si Monstera. Ito oh. So, ayan. Ang ganda rin ng effect kasi, kita nyo, meron tayong native style dito at meron tayong modern style sa taas, ba? Diba? Pwede rin to, naisip ko kung white, plain white yung ganito nyo. Pot, tapos ipatong niya. Parang nagiging two-toned. Diba nauso yung mga paso na parang all white to, tapos ilalagay na lang gold dito. So, eto naman, native style and modern style, diba, nag-meet silang dalawa. So, actually before, akala ko hindi ko ito ma-appreciate, pero ang ganda. Tapos, pwede nyo siya sa hig lang, or ayan, diba? O, oh, diba? Ganda. Eto, actually, nagustuhan ko talaga kay Crafetera. Yung price na ito, hindi ko rin sure, basta ilalagay ko nga yung prices. Pero super mumura lang sa kanila. From Laguna rin to. Los Baños, Laguna. So, syempre, let's support our mga kababayan. Wag puro imported. Support din natin yung crafts ng mga love our own, ba? Diba? Yun nga sabi ko. Kahit sa plants, try natin na mag-collect din ng mga native plants. Para naman yung local, ba? Diba? Support local, sabi nga nila. So, ayan, ang ganda. Wait. Pang thumbnail. So, ayan, ang ganda-ganda. Ito nga pala aking monster, Borsigiana, na nagkaroon ng punit ng mabait naming anak at dinikit ko ng scotch tape sa likod. Yan ang aking remedy. Home remedy. So, yung isa ko pa ay... Wait. Yung isa ko pa ay... Ganun din, same yung hanging. Kasi concealing nga yung paglalagyan nyo. Wala yung mga construction tricycle naman na kalaban ko. Lagi yan. Mga supporters ko yan. So, ayan. Tatlo nga sila, diba? So, parang i-ano natin. Wala kasi yung husband ko. Wala akong mapag-cameraman. So, parang ganyan siya. Yan. Wait, nahulog yung isa. Then, yan, ganyan. Ayan, diba? Mumodel ko dun mamaya sa taas namin para makita niyo. So, diba, ang ganda-ganda. Hanap lang ako ng iba pang trading plants na kasha yung pot. Mga small to medium pot ang kasha. So, ang ganda nito kung trailing. Tapos, ang style na gawin nyo, wag puro nakaharap sa harap. Kung nari, etong marble, nakaharap na ganon. Yung nasa taas, ipaside nyo. Then, yung nasa baba, nakapaside. Para may kanya-kanya silang angulo na every angle, kanya-kanya sila. Hindi yung magpapatong-patong yung plant sa isang direction lang. So, ayan, na-share ko lang sa inyo from Crafetera, Crafetera. Eto na lang yung picture nila. Nasusuka na rin ako sa pag-spelling. Pasensya na, medyo lobat ako ngayon. Ay, grabe. Ang hirap din talaga ng ikaw lang naglilinis sa lahat. Although yung husband ko, napaka-helpful naman nun. Pero ang busy kasi niya sa buy and sell business nga niya. So, hindi ko naman matiis na hindi ko kaya kasi, kahit masama pakiramdam ko, hindi ko kaya yung makalat. Parang sabi nga ng mami ko kanina, galing dito, wala namang kalat ah. Hindi, makalat pa rin. Alam mo yung pag-OC ka talaga. Walang sasapat. So, ayan, ang ganda. Ipapakita ko mamaya yung sa end of this video na nakakabit. Kasi ngayon ko pa lang din talaga to in-open. So, hindi mo ito maipapatong ha.
Pero kung gusto niyo ipatok, magagawa niyo to ng paraan. Meron siya, pwede niyo tanggalin tong butas sa ilalim. May dugtong lang to dyan sa loob. Kung gusto niyo siya na nakapatong lang na ganun. Ang naiisip ko rin naman kasi dito, hindi naman porket ganito, pamplants lang eh. Pwede to lagay ng maliliit na fruits. Kung may pusa kayo sa bahay, nakikita ko yung sa probinsya dati nung bata ako eh. Kung may pusa kayo sa bahay, yung isasabit yung ganon sa bubong, ganon ba yun? Para hindi maabot ang pusa. Pwede to. Ito ang modern style, updated style. Lalagay mo dito yung mga tuyo, ay mga ganon, mga ulam. Sasabit mong ganon para hindi maabot ng pusa. So, pasok na pasok to, diba? Alam yung mga pusa ngayon eh, nagrarapeling na rin yan, matatalino na rin yan. So, ayan, nakakaaliw. Pero pinaka-favorite ko is yung native na lalagyan. And tomorrow pala, isi-share ko sa inyo. Actually, ang vlog ko tomorrow, Sunday, ay about sa mga rare finds ko na plants. I have 3, although I'm not sure if the other 2 are really that rare. Pero the first one kasi is, napanunan ko pa siya sa bidding. Nakipaglaban pa ako sa bidding para lang mabili ko siya. Na kahit wala akong planong bumili ng ganung plant, pero kasi it's very, I'm not sure if, for me, it's rare. I'm not sure sa ibang tao, pero I think it is. So, ayun, excited na ako. Wala pa siya, yung dalawa nandito na. Pero yung isa na yun, mamayang gabi pa dadating. So, excited na ako maggabi. So, ayan, Crafetheria PH. Diba? Ang ganda. Pwede na bang model? Actually, pang thumbnail. Pumaporma lang ako pang thumbnail kasi wala akong taga-picture. So, ayan. Saktong-sakto, naaliw ako dito kay Marble. Ito yung kakadating ko lang, isa sa mga plant hole ko yesterday. So, ayan guys. Thank you so much sa mga nagpa-follow sa akin sa Facebook. Yun nga, follow me on follow or like sa Facebook page, Roma. So, Instagram, Roma_so. And don't forget to subscribe dito sa channel. So, ayan. Yun lang naman ang para sa vlog today. I just want to share kasi baka gusto nyo mura na ang kakaiba pa ng mga design. Kasi ito, sila talaga nagde-design at sila yung gumagawa. So, love our own, love our fellow handmade mga nagka-craft, mga handmade. Kasi ako, handmade din ang accessories ko. So, I appreciate handmade talaga. Kasi iba ang handmade is kung isipin nyo bawat pasok ng mga ganito dyan, parang rata niya tattoo eh. May pagmamahal po yan. Dugot pawis po literal. Ako, sa pag gumagawa ako ng accessories, naglalagay na ako ng band-aids. Kaya kung mapapansin nyo, ang nail polish ko dito sa ring finger ko na to, and dito sa hindi liit, laging sira agad. Although, nung hindi pa nag-i-ECQ, lagi ako naka-gel polish. Kasi ang gel polish, kasi kahit ano, maubos na lang ang kuko mo, eh, hindi siya matatanggal. Sa magandang pagkakagawa, sa akin kasi ang gel polish, minsan umaabot ng 2 months. Kasi hindi naman ako naglalaba, hindi rin ako masyado naghuhugas ng pinggan. So, yun lang ang masyadong ginagawa ko. Walas pa rin, skin and ganyan, ayos, arrange. Yung TV nga na to, kung pwede lang itong ilipat sa ganito, dilipat ko na. Walang magawa eh. Kahit busy ako, kahit pagod ako, magre-arrange ako. Parang yun talaga yung kaadikan ko na. So, ayun nga, naglalagay na ako ng band-aid dito kasi before, nung susunga-sunga pa ako, hindi ko pa naisip yun. Ito kasi yung pang, parang pang, ano ko, ng pang salo ko sa karayom. Ano talaga to? Kasi nagbubutas-butas to, tas may dugo talaga. So sabi ko nga, ang handmade po talaga ay dugot pawis. At yung pag-design ng isang item ay hindi po, hindi lahat ng tao kaya mag-design. Kumbaga, mga artist talaga, may mata sa design, ang makakaisip nun. So, sana mas ma-appreciate nyo, mas i-support natin ang handmade, di ba? Lalo na ang local. Kasi ang mga foreigner nga ganito, mga gustong-gusto, mga taga-ibang bansa, gustong-gusto na appreciate ang craftsmanship ng mga Pilipino. Kasi nga, tayo raw ay magaling sa handmade. Totoo naman yun kasi pag tayo ang gumawa, pulido, di ba? Ang dami nga sa ibang bansa, mabibili mo nung pala, dito lang pala ginagawa. Ang gustong-gusto natin, binibili natin sa ibang bansa. So, yung mga ganito, export quality. Ako, nag-export din po ako ng accessories ko. Actually, pagka meron akong reseller na sa, like, Dubai, siya lang mag-isa. Sa US, meron din ako. Italy, meron din.
Qatar meron din, pero ngayon medyo lalo tayo kasi nga sa nangyayaring pandemic, 'di ba? We have to fight this first before mga rampa-rampa na ganyan. So na-appreciate ko talaga 'to, and thank you sa Crafteria PH. I really appreciate your crafts and in designs kasi naisip niyo pa na nagyan dito sa ilalim. 'Di ba? Kasi kung ako actually mga hindi ko kasi linya 'tong mga ganito, may isip ko parang isasabit ko na lang dito sa kung sa ang butas dito, 'di ba? Pero sila naisip nila na mag-assign ng circle dito sa ilalim para nga naman mas easy kasi ako puro DIY din ang isip ko. So, eto, check niyo kung ano yung naisip ko na pwede niyo ring i-apply sa sarili niyo. Thank you so much and hope to see you again sa mga future vlogs, and yun nga, don't forget to subscribe and God bless!